Hi, ito po si Chris Garcia ng Jericho Mobile dito sa Tibag, Baliwag, Bulacan. Ito po ang unang yugto sa tatlong yugto ng Understanding Loudspeaker Specifications 101. Sa unang yugto, aaralin natin ang nominal impedance, impedance curve, resonant frequency, equivalent electrical circuit. Sa pangalawang yugto ay ang power ratings, sensitivity, at power compression. At sa pangatlong yugto, ang harmonic distortion, frequency range, at maximum SPL o sound pressure level. Tignan natin ang detalye ng JBL 2241H 18 inches instrumental subwoofer. Nagkataong ito ang may kumpletong detalye sa aking library, kaya ito ang ginawa kong sample speaker. Sa subwoofer ang tawag sa speaker na idinisenyo para i-handle ang mababang tunog mula 30 Hz o mas mababa pa hanggang sa crossover point na 80 o 120 Hz na pangkaraniwan sa hi-fi o high-fidelity sound system. Sa public address sound system o PA, umabot ang crossover point hanggang 200 Hz. Ang unang detalye na ating pagtutunan ay ang nominal impedance o rated impedance. Sa spec, pangkaraniwang mababasa natin ang nominal impedance ay 6 ohms, 8 ohms, o kaya ay 4 ohms. Kapag sinukat mo sa ohmmeter ang isang speaker na 8 ohms, nasa pagitan lang ng 5 at 6 ohms. Kaya tuloy, tanong mo, saan nakuha yung 8 ohms? Tandaan natin na pag gumamit tayo ng ohmmeter, sinusukat natin ang resistance ng winding ng speaker voice coil, hindi ang impedance nito dahil ang ohmmeter ay DC ang current na ginagamit pang test. Zero frequency, steady lang ang current. Hindi pabago-bago tulad ng alternating current o AC na nanggagaling sa ating amplifier. Kapag AC na ang signal tulad ng output ng isang audio amplifier, dito na pumapasok ang isa pang karagdagang resistance na tinatawag na inductive reactance. Ito ay dahil sa voice coil at dahil dyan, impedance na ang salitang ginagamit sa mga speakers. Tanong, nasusukat ba ang reactance? Nasusukat yan at hindi ito tulad ng isang resistance na nakapix ang value. Pag sinabing 6 ohms ang resistance, yun na yun kahit mabago-bago pa ang frequency ng signal. Pero ang reactance, pag binago mo ang frequency, nag-iiba din ang value depende sa frequency ng signal. Pag bumaba ang frequency ng signal, bababa ang reactance. Pag tumaas ang frequency, tataas din ang reactance. Kabaliktaran naman ito ng capacitive reactance. Na pag tumaas ang frequency, bababa naman ang reactance. Pag bumaba ang frequency, tataas ang reactance. Paano ba pagsasamahin yung resistance at reactance ng coil? Sa simpleng arithmetic addition, kung ang resistance ay 5 ohms at ang reactance ay sabihin natin 6.25 ohms, 5 plus 6.25 ohms is equal to 11.25 ohms. Ito na ba ang tamang impedance?
sa kasamaang palad, hindi ganoon kasimple, mga ka-audio. Ang tamang sagot ay 8 ohms. Paano ba nakuha yun? Sa high school natin, natutuhan natin, hindi ka naman siguro absent nun. Sa right triangle, gaya ng pinapakita, ayan ang isang right triangle. Kung A, B, C ang sides ng triangle, A ang hypotenuse, B ang opposite side, at A ang adjacent side. Ang hypotenuse ang ating impedance, at ito ay equal sa the square root of A square plus B square. Okay, substitute natin yung mga values, equal to the square root of 5 square plus 6.25 square, which is equal to the square root of 64, and finally we get 8 ohms. Ayun, ganun pinakalculate. Ngayon, tignan natin ang pre-air impedance curve ng ating sample speaker. Pag sinabing pre-air, wala sa box at ang test ay ginawa sa isang anechoic room. Yan po ang anechoic room ng JBL. Ang anechoic ay isang salita na galing sa anti at echo. Kaya yun ay isang silid o kwarto na wala kang madidinig na echo o reverberation. Bakit sa isang anechoic room ito ginagawa? Kasi kung reverberant ang lugar, maapektuhan ito ang speaker at ang microphone na gamit sa pagkuha ng iba pang detalye ng speaker. Pero meron akong nabasa na ang Klipsch, isang kilalang speaker manufacturer, ay ginagawa ang kanilang test sa isang pangkaraniwan o typical na kwarto, hindi sa anechoic room. Ngayon, tignan natin ang pagbabago ng impedance versus sa pagbabago ng frequency. Ang horizontal line ang frequency, at ang vertical line sa kanan ang impedance ng speaker. Logarithmic scale ang laging ginagamit pag sa buong audible range mula 20 Hz to 20 kHz para makita ng maganda ang curve, lalo na sa subwoofer. Mula 20 Hz hanggang 100 Hz ang bawat division ay 20. Mula 100 Hz hanggang 1000 Hz ang bawat division ay 100. Mula 1000 Hz hanggang 10,000 Hz ang bawat division ay 1000 Hz. Mula 10,000 hanggang 20,000 ang isang division na yan ay 10,000 Hz. Makikita natin na mula 20 Hz ay mabilis na tumaas ang impedance ng speaker hanggang 35 Hz. Ang peak na ito ang tinatawag na resonant frequency o FS ng speaker, at ang impedance ay nasa 36 ohms. Mula FS, mabilis din itong bumaba hanggang sa lowest impedance na 6 ohms sa 150 Hz. Mula 150 Hz hanggang 20 kHz, unti-unti nang tumaas ang impedance. Sa impedance curve, makikita natin na ang 8 ohm nominal impedance ay ang value ng impedance sa 400 Hz, give or take a bit dito.
8 ohms. Sangayon sa AES o Audio Engineering Society at IEF o International Electrotechnical Commission, mga international organizations na nagpre-prepara ng standard sa lahat ng electrical, electronic at iba pang kahalintulad na teknolohiya ay ganito. The minimum impedance shall not fall below 80% of the nominal impedance over the defined frequency range of the speaker. 80% ng 8 ohms ay 6.4 ohms. Hindi dapat bumaba sa 6.4 ohms ang minimum impedance. Sa spec ng ating sample speaker, 6 ohms ang minimum. Mas mababa ng 0.4 ohms. Ano kaya ang masasabi ng JBL dito? Maraming malalaking speaker manufacturers ang member ng dalawang organisasyon na ito, tulad ng JBL, BEMA, Pain, at iba pang mga kilalang manufacturers. Para maunawaan natin ng husto ang impedance curve, kailangan tignan natin ang equivalent electrical circuit ng speaker. Yan ang equivalent electrical circuit ng speaker. Sa bandang ulunan ko, ang black impedance o yung tirmes na detalye ng speaker gaya ng coil resistance RE at inductance ng voice coil LE. Dito naman sa bandang ito, ang motional impedance ng speaker. May tatlong virtual components dito na naka-parallel connections at naka-series naman sa black impedance. Ang LCES inductor ang nagre-represent sa suspension compliance ng spider at surround. Ang RES resistor ang nagre-represent ng suspension resistance. At ang CMES capacitor ang nagre-represent sa mass ng voice coil, paper cone, kalahati ng spider, kalahati ng surround, at ang hangin sa harap nito. Sa oras na kumilos na ang voice coil ng speaker dahil sa input signal, ito ay nagpaparang isang generator na rin dahil sa ang voice coil nito ay dumadaan sa magnetic lines of force ng magnet. Kung ito yung voice coil ng magnet, ito yung magnetic lines of force ng magnet, dumadaan ang voice coil sa magnetic lines of force. At ang nangyayari, nag-generate ng sarili niyang signal ang voice coil kontra sa output na signal ng amplifier. Kaya ito tinawag na counter electromotive force o counter EMF. At pinakamalakas ang epekto nito sa resonant frequency dahil sa FS ang pinakamalakas ang indayog ng voice coil. Siyasatin natin ang mga pangyayari bago at pagkaraan ng resonance frequency. Mula 20 Hz hanggang bago mag-resonant frequency, nanaig ang inductive components ng motional inductance LCES plus LE. Ibig sabihin, mataas ang value ng LCES plus LE combined kaysa sa ibang components. Kapag inductive ang load, wala sa phase ang voltage at current. Nahuhuli o laging ang current sa voltage ng halos 45 degrees. Sa FS, nanaig ang resistive load na RES at RE equal to 36 ohms. Ibig sabihin, ang LE, LCES at CMES
ay nag-net ng close to 0 ohms. Samantalang ang value ng RES ay umakyat sa 36-5 o 31 ohms. At dahil halos resistive ang load, in-phase ang voltage at current malapit sa 0 degree. At dito rin sa FS ang pinaka-efficient phase ng speaker na nasa mga 20% maximum. Sa average, mga 2% lang ang efficiency ng speaker. Kaya kung 1 ampere ang pumasok sa speaker, 0.02 ampere lang ang nai-convert nito sa sound output. Yung natitirang 0.98 ampere, nasayang lang sa pag-init ng voice coil. Kaya kung may makaka-invento ng speaker na mataas ang efficiency, siguradong yayaman yun. Hindi na kailangan pa ng mataas na wattage ng amplifier at speaker dahil kung mataas ang efficiency, konting power lang ng amplifier, malakas na ang output ng speaker. Paglampas ng FS hanggang bago mag 150 Hz, ito na ang nakakasurpresa. Habang tumataas ang frequency, bumababa ang impedance. Kabaliktaran. Ibig sabihin, naging capacitive ang load, nanaig ang capacitive reactance ng component na CMES. Ito na yung tinutukoy natin kanina na kapag capacitive ang load, habang tumataas ang frequency, bumababa ang impedance. At kapag capacitive ang load, nauuna ang current sa voltage ng halos 45 degrees. Pagdating sa 150 Hz, nanaig na uli ang resistive load, RE plus RES equals 6 ohms, o ang value ng RE is equal to 1 ohm. At dito halos nag-cancel out na ang LE, LCES, at CMES. Halos in-phase uli ang voltage at current. Paglampas ng 150 Hz, nanaig uli ang LE o inductive reactance ng voice coil hanggang sa 20 kHz. Kaya laging ang current sa voltage. Kung purely inductive ang load, walang resistance in series, ang phase angle ay 90 degrees lagging o 90 degrees leading kung purely capacitive ang load. Pero dahil may resistance ang voice coil, plus 45 degrees o minus 45 degrees lang ang phase angle difference sa totoong pangyayari. At dyan po nagtatapos ang unang yugto ng Understanding Loudspeaker Specifications 101. Magkita po tayong muli sa pangalawa at pangatlong yugto. And if you like this video, then hit the like button and subscribe. Bye!